I can't wait another night to see you. Gotta satisfy my sweet tooth. A little like Reese's falling in. Hey guys, and welcome to my channel. So, ngayon is I will share to you kung paano nawala yung pimples ko. So, ipapakita ko din sa inyo yung mga past pictures ko na meron talaga akong pimples. So, yun. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sa channel ko, subscribe ka na and like. Hit the bell button na rin para ma-notify ka na rin sa mga new videos ko. So, start na natin itay. Tali, ang i-vlog ko dapat is yung art video. Yung paggamit ko ng paint tool, sayang, kaso dinala nga ng brother ko. So ngayon naka-rest yung laptop muna namin kasi nga pag ano ginagamit nila. So ayun. So ipapakita ko yung picture ko noon. Dito or dito. Ganyan na lang natin, ganyan. Yung picture ko noon, talagang tinigyawat best. Dyan. So, ito, lip tint lang nilagay ko, tsaka polvo lang. So, mahalata yung, ito hindi to pekas or hindi to, anong tawag yung pimple marks. Pimple, basta yun. Ito, ikon kasi yan, birthmark yan, mga besh. Mga ka-artmates, yan ay pimple marks. Na, ay, yung talagang sa mukha siya, inaano. Pasalamat na akong ganyan. Para lang siyang ano, minsan napagkakama lang pa sa or naman para siyang ano, diba? Freckles, charot. Ang arte. Eh. May pa freckles pang at nyo. So, yun nga. Ano? So, yun. So, i-appear ko na lang. I-appear. Papakita ko na lang dyan yung itsura ko noong high school ako. Na talagang tatantik. Tinigyawat mga third year high school. Second year kasi, hindi pa nag-react yung mukha ko sa, nilagyan kasi ako agad, sensitive pala yung skin ko sa mga ganun-ganun nun. Kasi nga bata pa. Kasi yun nga, pinahiran ako ng isang, ang tawag dyan, beauty products. Alam niyo yung mga panapanahon ngayon, noon, mga panahon yun. Nahiran ako noon. So, nag-react yung skin ko. Nung kan, second year ako, tinutubuan ako ng butlig-butlig. Then, nung mag-third year ako, ayan na. Ang tigyawat. Alam mo yung, pag naarawan ang sakit, tapos kapag hilamos ako dun sa poset, dun sa school, talagang mamula-mula yung mukha ko. Tapos, grabe, tigyawat. Kasi maliliit pa siyang pula-pula. Sa habang tumatagal, mayroon tumutubong malaki, ganyan. Yung kumbaga, ang itsura ko na nun kasi in third year ko is parang, for me ha, parang barag na. Tapos, lagi na akong inaasar kasi nga tinigyawat na akong ganun. Kasi, talagang yung skin ko na nung first year at saka first year high school at saka second year high school is parang, ano, baby face, baby skin pa yung itsura. Talagang parang wala pang bakas ng mga ka-echosan na ganun. Yun. Tapos yun, lagi na akong inaasar sa tigyawat ko. Tapos pagdakikita ako. So, ako nga, pangit na nga ako. Puro tigyawat pa. Pangit na nga. Puro tigyawat pa. So, yun. Then, wala akong ginagamit na nun. Kasi nag-stop ako magagamit ng mga ganun-ganun skincare, blah blah na ganyan. Kasi nga nagre-react nga yung skin ko noon. So wait lang. I'm back. So may
inasikaso lang ako sa tindahan. So, ayun nga. Nung fourth year, ayun na, yung self-esteem ko is down na talaga dahil sa pimples ko. Antad-tad ako. Alam yung mukha kong gang dito. Tsaka dito. Tapos, minsan madalas dito pa. Tapos, alam mo, para siyang naka, anong tawag dun? Basta, ang laki-laki, bakat na bakat. Kala mo, pag tinakpan mo ng kung ano yung makeup na itsura. Tapos, pag pinolbo ko, yung dry na dry talaga. Ganun. Yeah. Yun. Ganun yung itsura. Talagang daw na daw na noon. Ang kikimiss kasi ng mga face lock ng mga kaklase ko. Tapos dinadaan ko na lang sa polvo kasi hindi nga ako nagme-makeup noon. Ang bale, ang nilalagay ko lang noon yung eyeliner, tsaka mascara. Ganun lang. Hindi ako nagpapayad ng ano sa mukha. Tapos, pag may event lang naman ako nagme-makeup. Tapos yun nga, hanggang sa graduation, pero sa graduation ko monte siya. Ganun. Mas grabe kung mga anak ng mga pimples ko, lagi na akong inaasar na puro tigyawat. Ganun. Pero hindi naman siya tigyawat na nagnanana talaga. Parang maliliit lang. Tapos may bukol-bukol. Ganun. Pero alam mo yung pulang-pulang-pulay yung mukha mo sa dahil sa tigyawat. Yung parang nagmamakaawa na yung skin ko nun. Ganun yung tura. Tapos, next is, nag-first year. First year. Ba't parang taba ako dito? First year. Parang taba ako nga. Pero hindi ako mataba. Sa person, hindi ako mataba. So, first year. First year. College. And yun nga, nung nagka in first year college, so ayan na, may mga natututunan ka na pero hindi mo ginagamit hanggang sa na didinig ko yung about sa Kojisan. Pero di ko muna tinday kasi yun, natatakot ulit ako. Tapos yun, pinagtitinginan na nila ako, ganyan-ganyan. Tapos sabi, maganda ka sana, kaso may tigyawat ka. Ganyan yung mga kaanong yun. Tapos yun, nung kwan, alam mo, ginagawa ko lang sa tigyawat yun, tinatakpan ko lang talaga siya ng makeup. Makeup pinantatak ko. So, mukhang skin, yan, binabati ako. Then, kahit crush ko, hindi nga ako pinapansin doon sa people. Ko. Tapos nagkaroon ako ng wala pa naman. Tapos ng bakasyon, hindi, ang ginagamit ko palang sa makeup nun, yung isa pang nakabawas ng pimples ko naman, medyo nakabawas siya, is yung sa Avon. Nakalimutan ko pangalan nung foundation na yon, yung white talaga siya. Yun, nabawasan man niya. Kaso nung na-stop ko siya, at wala na ako mabili nun. Kasi mahal yun. Nakalimutan ang price. Basta mahal yun. Talagang tad-tad akong tagyawat naman nun. And then, on vacation nga, gumamit ako ng Kojisan. Nilabas. So, sabi nila, ilalabas niya first yung pimples mo. Maglalabas yung mga pimples. Tapos, matutuyo din. So, gan nga. Nagtiis ganda ako nun. So, okay naman siya. Okay naman siya. Then, isa pang tinry ko is yung Dalasin C is ilalagay sa ang tawag dun? Eskinol. Pumuti lang yung mukha ko pero hindi nawala yung pimples ko nun. And sobrang happy niya sa mukha. Nagbalat-balat mukha ko nun. So, hindi naman nawala. Pero si Kojisan pumuti. Natutuyo yung tigyawat ko. Kaso nga, lumipat na naman ako. Siyempre, sa curiosity ko sa mga ganun, pampaano ng pimples, gitry lang ako ng try. Di ko alam, yung ganun pala is nakakasira. Kaya dapat, kung saan nahiyang yung skin mo, dun ka na. Huwag ka na magtatry ng kung ano-ano pa dahil lalong masisira yung mukha mo. So, ayun nga.
ganun nga ako. Then, naasar nung boyfriend ako, naasar ako kasi nga, yung tigyawat ko noon, lahat napapansin pa ng mama niya. Pimples na nga lang din yung boyfriend ko, pati ako pa. Sabi, partner daw talaga kami kasi nga ganun. So, yun, wala na kami. Ex ko na yun. Ex ko yun. Then, magsumok ako ng Koji-san pa rin. Okay naman si Koji-san ang kinalabasan. Medyo may mga konting tiyad lang. Tapos ang ginawa ko, tinanggalan ko ng bangs tungkon ko. Tapos pinahaba ko. Kaso yun pala, pag nagkaka... Alam mo yung pag gumaganyan sa mukha ko yun. Ayan, yan na. Nakakakos din kasi siya ng pimples. So, ayun, iniwas ko. Lagi ako nakahedan sa school, nakaklip. May times pa sa way. Pag naboboring is nag... Mabangs ako. So, ayan. Then, ba lang ang tamak na? Then, sumunod na ano na, nag-stick na ako sa isang product. Koji-san. Koji-san lang ng Koji-san. And, hanggang sa gumamit ako ng snow. Yun, yung snow maganda siya sa mukha kasi hindi siya nakakaitim talaga ng face. Yung mother ko yun din yung ginagamit. So, kasi nga malaki yung snow. So, ang ginagawa namin is... Wait lang, may bibiling pa sa akin. Ayun nga, para tipid kami. Para tipid naman sa sabon na yun. Kasi nga 145 ata isa. So, hinahati namin. Eh, mataba naman siya. So, pang matagalan talaga yung snow. Sulit naman yung binayad. So, sulit naman siya. And then, ano ba? Nung kwan, may mga pinalis lang akong pimples na malalaki noon. Eh, yung mga pimple marks, tapos parang butik-butik siya. Ang ginawa ko, pinalaser ko. Pero, yung pera doon, yung perang ginamit ko that time is akin. Yun. Kasi, nag-work na pala ako. That time, nag-work na ako. Ano? Talagang, ang pangit na naman. Talagang ang tawag dun? Yung pimples ko. So, wala na kasi akong time sa mga skincare routine that time. Kasi nga, yung pasok ko is medyo, ano na, alanganin na. Yun nga, alanganin na. Mahirap. So, ginawa ko, bumili ako na, nagpa-laser ako ng mga pimples ko. Talagang umiiyak ako noon sa sakit. And after that, ang aliwalas. Minsan lang ako na ganun, isang beses lang. Pero, sarap sa face. Tapos, ang puti talaga. So, bawal ko maglagay ng kahit ano sa mukha mo after that. Kasi, baka masayang. Yun nga. Ma-irritate yung skin ko at tigyawatin lang ako. So, doon ko natutunan si toner. Si toner. Ang first tinry kong toner, kasi nga meron akong blackheads and whiteheads. Ang first na tinry ko, kasi nagtitingin-tingin ako doon sa store. Doon sa pinagtatrabahon ko. So, first, ang binili ko is yung erase. Tinry ko siya. So, very effective si erase. Talagang sumasama lahat doon. Yung mga blackheads, whiteheads, ayan. Maganda, nakakalinis talaga si erase. Then, nag-snow ako, tuloy-tuloy niya yun. And, yun na. Tapos, ang ginagamit ko lang sa face ko is, nung sumunod, Soul White Korea, yung sabon. So, very good din siya. Sa Soul White, Snow, Koji-san, yun lang mga ginamit ko. Mga yon. Tapos ngayon, natitempt pa kong gumamit ng ibang product. Ang kaso, inaano ko sa sarili ko, wag na kasi okay naman na eh. Saka lang ako nagkaka-pimples. Excuse me. Saka lang nagkaka-pimples pag may red tide na. Yun lang. Pero isa-isa lang, ganun. Pero yung talaga, alam mo yung alatang irritated yung mukha mo. Yung talagang ang sabi kasi, ang bigkas, ang pagkaka-ano kasi, nagngangalit. Nagngangalit or nag
nagagalit na ano yung skin mo, parang kumbaga nasaktan mo kasi siya, kaya irritated na siya, or nasaktan mo kasi siya kaya yan nagtatampo at nagdadrama yung skin mo. So, ganun lang siya. Pero ito, hindi ko na siya patatanggol. Okay na sa akin yun. Feel beautiful na. Yan, nakapagpalakas din pala ng self-esteem ko. Yung mga pinagkagawa ko na yun. Pero self-esteem, yung mga ganun. Kaya dapat pag nagka-pimples kayo, huwag yun ang patungan ng mga makeup. Medyo mag-focus. Ang sabi naman sa akin, dapat nililinis nga yung skin. Tapos pag medyo galit na galit yung pagmumukha mo, medyo huwag ka muna mag-makeup. Anuhan mo munang matuyo yung mga pimples mo. So the problem is, wala. So yun lang, kasi yung kapatid ko kaya nagkaganon naman yung face niya. Medyo tinigyawat siya kasi nga paiba-iba siya ng product na ginagamit. So nga pala guys, hindi ako nag-try na mag-rejuvenate. Kasi nga, ang ayoko lang dun, okay siya sa skin. Ang ayoko lang pag nabibilad sa araw. Ang kinakatakot ko baka umite, magka-pekas, yun lang. Kaya ang ginagamit ko lang yung mga soap lang. Tapos meron pala akong kaklase. Ang talagang secret niya lang is yung pinagpala skin nun eh. Ang tawag dun, safeguard lang siya. Yung pinagpala skin nun, ganda ng skin niya. So, ang ginagamit ko pala yun is ang tawag dun, Soul White Korea ang ginagamit ko ngayon. Yung sa previous video ko. Tapos, ano yung isa? Soul White Korea. At saka yung sabigas, yung unang banlaw ng bigas, yung pinangindamas ko, kailan ko lang natutunan. So medyo pag gising mo, medyo glassy skin talaga siya pagka ano, may mga picture ang ganun, pag bagong gising makintab talaga siya. Tapos aloe vera, naghahanap ako ng natural na aloe vera. Yung aloe vera kasi ginagamit ko sa kapatid ko lang nun, nakikigamit lang ako nun. Then, ang cleanser ko pala ngayon is yung Eskinol na teen, yung pang teens na Eskinol kasi hindi siya ganun katapang. Yun ang ginagamit ko. And di siya maapli sa mukha. And ginagamit ko lang siya pang gabi. So, yan. So, yun lang guys. Hope you like this video and sana ano na gusto niyo, i-share ko sa inyo nga. Yun lang. Hope you like it na yun. So, guys, thank you for watching and don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And para stay connected tayo, lalagay ko na lang yung link ko sa baba.